Hi Taurus! Ito po yung mensahe sa'yo for today. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo. Spirit Guide, ano po yung mensahe natin kay Taurus? Meron tayo ditong dreams. Ayan, pwede masaya yung mga panaginip mo ngayon. Taurus, pwede rin naman nakabaligtaran. Pwede rin po na dinadaan kayo ni Universe ng inyong mga spirit guides, ng inyong mga guardian angels, sa inyong panaginip. Pwede rin na may dumadalaw sa panaginip mo ngayon. Ayan, na mahal mo sa buhay, pwedeng pumanaw na. Okay, pwede rin may nakikita ka na mga unfamiliar faces pagdating dito sa panaginip mo. Or you are pursuing your dreams now. Okay, you are making plans and taking actions pagdating dito sa iyong mga pangarap, Taurus. Tignan po natin. Spirit Guide, pagdating po sa career ni Taurus, kamusta naman po ngayong araw? Meron tayo ditong 6 of Cups. Meron tayo ditong 3 of Cups. Wow, masayang-masaya ka naman dito sa panaginip. Dito sa iyong career. Ayan o, King of Pentacles. So, very responsible, ginagalang. Ayan, at mapapagmalaki mo talaga tong career mo, Taurus. Kahit ano pa yung career mo, kahit, you know, basta sa malinis na paraan ito, mapapagmalaki mo ito. At dapat mo tong ipagmalaki. So, pwede rin po na may naghihintay sa inyo dito. Yung naghihintay na to sa inyo is magandang company. Ayan. So, kung meron kayong inaayos na mga papers, Taurus, or kung mag-aayos kayo, magbabalak kayo in the near future na umalis ng bansa, o kaya sundan yung family members mo na nasa ibang bansa, magiging maganda po yung career nyo dito. Ayan. And ngayon naman, maganda din po yung career ninyo kasi halos kasundo nyo naman po lahat ng inyong mga katrabaho. Naku, yun pa lang ay napakaganda na talaga. Kasi kung sabihin natin, malaki nga yung kinikita mo, pero naku, yung mga ugali naman ng mga katrabaho mo, diba? Hindi, parang kulang pa dun sa binabayad sa'yo. Ay, naku, mahirap yan. Kaya, ayan. At saka maganda din dito, ginagalang ka din. Or may respeto sa'yo yung mga katrabaho mo. Pwede po yung iba sa inyo, manager na kayo. Or mataas, mas mataas pa sa manager yung inyong position. Tignan natin. So, you are living your dreams. So, chase your dreams, Taurus. Tignan po natin ano pa yung mensahe sa'yo pagdating sa iyong finances. Meron tayo ditong 3 of Pentacles and 7 of Swords. So, nagiging maingat na kayo dito pagdating sa inyong finances. Ayan, so matalino na kasi kayo, mas wise na kayo ngayon, Taurus, and also, napaka-responsable niyo po pagdating sa inyong, sa inyong career, sa inyong finances. So, 3-3, ayan, your lucky number. Tapos ito nga, meron tayo ditong 7 of Swords, so di ba nagiging maingat ka dito sa bawat steps na ginagawa mo pagdating dito sa iyong tinatrabaho ngayon or sa source of income po ninyo. Tignan natin. Pwede rin na may binabantayan ka dito. Baka yung business mo to. Ayan, tignan natin. Spirit Guide. Pwede rin na may investments kayo na ginawa at balak nyo pang mag-invest ulit. Puro pag-grow yung ano nyo dito. Yung ginagawa ninyo or gusto nyong gawin pagdating sa inyong life. Meron tayo ditong 8 of Swords pagdating naman sa business. Mayroon tayo ditong Knight of Swords. Okay. Meron tayo ditong 4 of Wands. So, grab every opportunity. Yung mga kliyente po ninyo, alagaan nyo po, Taurus, kasi malaki talaga tong kawalan kapag, ayan, lumipat yung inyong mga kliyente sa ibang, ano, establishments. Ayan. So, alagaan nyo po talaga. So, ayan, patatag naman po ng patatag yung inyong mga, yung inyong business. Ayan, pwedeng kakabukas nyo lang ng other branch or kakadagdag nyo lang ng ibang produkto sa inyong business. So, alam nyo yung pag-grow talaga. Ayan, no? Kasi hindi rin kayo, ayan, huwag kayong tamarin ha, Taurus, pagdating sa inyong business. So, ayan, okay lang, ano lang talaga to, part ito ng business yung mahihirapan po kayo. Ganun talaga, kailangan nyo pong mag-sacrifice. And minsan talagang, or madalas ngayon, gabi na kayo nakaka-uwi, alis kayo ng madaling araw, gabi na kayo uwi sa bahay. So, sacrifice talaga. Kung gusto nyo po na mag-grow palalo itong
business ninyo. But at the same time, 'di ba, you are living your dreams, 'di ba? Binubuhay mo yung mga or tinutupad mo yung mga pangarap. Pero wag niyo naman din pong kalimutan yung health ninyo kasi health is wealth also. Taurus, tignan po natin pagdating sa love life. Love life po ni Taurus, spirit guide. Love life po ni Taurus. Ayan, may celebration dito. Pwedeng meron kang isang staff na magba-birthday ngayon. Or pwede rin naman sa family member mo po ito. Baka sila lang din kasi yung katulong mo sa negosyo po ninyo. The devil, pagdating sa iyong love life. So, may mga bad habits. Some of you po ay nasa unhealthy relationship kayo, sa toxic relationship. Tignan natin. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin kay Taurus? Meron tayo ditong new beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. Meron tayo ditong pwedeng yung iba po sa inyo. Meron kayong karelasyon, pero hindi nyo na-feel na meron kayong karelasyon at merong isang tao dito na nagtetempt sa inyo na gumawa ng masama. Taurus, Virgo yung naririnig ko. Ayan. Emotions are a natural and necessary part of life. But they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. So, huwag mong pigilan yung new beginnings na paparating na ito, yung bagong simula pagdating sa relationship ninyo. Pwedeng gusto magbago ng person mo, pero kailangan niyang alalayan mo siya. So, alalayan mo po yung person mo if gusto mo na mag-work out itong relationship ninyo. Maaring may trauma yung person mo, Taurus. Oo, Taurus, kaya nahihirapan siyang baguhin or parang nahihirapan, gusto niya maging better person para sa'yo. Pero nahihirapan siya kasi yung mga traumas niya naglilinger pa rin. Ayun, pwedeng natitrigger pa rin siya kaya nahihirapan siya dito. So, he or she needs help. Yan lang po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye, Taurus! Hi Virgo, ito po yung mensahe sa'yo for today. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo. This is for you, Virgo family. Okay, ito yung inspiration mo talaga, Virgo. Some of you naman po, baka gusto nyo nang magkaroon ng sarili ninyong pamilya. Baka yan yung minamanifest ninyo ngayon, magkaroon na ng family. Ayan, magkaroon na ng tahimik na buhay kasama ang inyong pamilya. Tignan natin. Tignan mo, parang hindi ko magpaalis yata ito. Ano? Paalis ba kayo or pabalik? Pero kasi parang papunta siya doon eh. Hindi ba? So, pwede po nagbabalak yung iba sa inyo na bumukod na sa inyong parents. Tignan po natin. Spirit guide, ano po yung mensahe natin pagdating naman sa career ni Virgo, Queen of Pentacles? Meron tayo ditong Page of Pentacles. Ang ganda ng business, ng career. Okay, so puro pag-unlad ito, puro, alam mo yon, puro growth yung mararanasan mo sa career mo, Virgo. So be dedicated lang po talaga pagdating sa inyong career. Ayan, so ang inspiration nyo talaga dito sa lahat ng ginagawa ninyo is yung family ninyo. Okay. Sumagi lang to sa aking intuition. Ayan. Ewan ko, sasabihin ko sa inyo kung ano. Yung iba sa inyo, pwedeng may second family? Or pwede po na second family kayo? Pwedeng dalawa yung pamilya ng person mo? Or kayo yung pangalawang family? Tignan natin. Virgo, ano pa po? Spirit guide. Ano pa po yung mensahe natin pagdating naman sa finances ni Virgo? Okay, 8-8, your lucky number. So, parang puro good news yung marireceive mo dito. Kaya lang kasi, parang, yung iba sa inyo, madaming dumadating sa inyo na blessing si Virgo, pero parang hindi nyo na kayang tanggapin. Feeling ninyo, hindi nyo deserve yung mga blessings na ito. So, huwag nyo pong tanggihan. Hindi ko alam kung ba't nagigilty yung iba sa inyo, pero parang yun yung nafe-feel nyo dito. Ewan ko ba, yun yung nafe-feel ko towards this. So, madaming good news dito. Yung iba po sa inyo, may pag-travel talaga kayo. Ayan. So,
Pero yung pag-travel na to, tingin ko sa ano to, pag-travel ninyo sa career, for business, for work po ito. Ayan. So, maaaring meron ka ng mga new approach pagdating sa iyong finances, Virgo. Mm-mm. Kung dati hindi mo siniseryoso yung ano ba, yung future mo, yung pag-iipon, ngayon parang sobrang dedicated ka na talaga dito. So parang wala na makakapigil sa iyo. Parang yung iba din sa inyo nakikita ko is kunwari hindi ay para bang hindi mo feel na belong ka dito sa group na to kasi iba yung ginagawa nila, iba yung paniniwala nila. So parang pag may pinipilit sila sa iyo, ayan, hindi mo na parang hindi mo na yun ina-accept. Okay, so parang ayaw mo na ding ma-attach. Yun yung nakikita ko sa'yo. Ayaw mo na ding ma-attach sa ibang tao. Parang pinipigilan mo yung sarili mo. Because you know na you don't deserve this kind of treatment, this kind of relationship. So, mas nagiging wais ka dito pagdating sa finances mo. Kaya din umaalis ka dito. Kasi ito, pag-move din to. From one place to another. So, yan, tignan po natin. Pwede nga yung iba sa inyo talaga, nagbabalak na talaga kayong lumipat ng bahay. So, paka, ito yung pagkakagastosan ninyo sa mga susunod na araw. Or pwede ngayon, baka naglilipat yung iba po sa inyo. Or meron kayong biniling gamit. So, ayun, may nagbubuhat at dadalin sa bahay po ninyo. Tignan natin. Mayroon tayo ditong 5 of Wands. Pagdating naman sa business mo. 5 of Wands, okay, madami kang kakompetensya pala pagdating sa iyong business. So, be wise. Do your research. And alamin mo po yung weakness, yung strength ng kalaban mo. Ganun talaga sa business. 7 of Cups. Ayan, parang nag-iisip pa po kayo dito ano pa ba yung pwede mong idagdag pagdating sa iyong business. So, ayun lang. Kung kaya nyo pong magdagdag, magdagdag po kayo. Pero ingat lang kayo kasi baka mamaya ang mapili ninyo is, alam mo yun, unprofessional na business partner, unprofessional na supplier. Meron tayo ditong 2 of Cups. So, nakikita ko naman, isuportado ka naman po ng taong mahal mo. Suportado ka naman ng mga taong nasa paligid mo. Kaya lang kasi madami ka talagang kakompetensya pagdating sa business. Huwag po kayong panghinaan ng loob. Virgo, kayang-kaya nyo po yan. Yan, iba-iba naman kayo ng ways ba? Paano nyo i-market yung inyong business? So, yun yung pag-aralan mo din kasi baka mamaya medyo, alam mo yun, tagilid ka sa pag-market ng business mo, ganyan. So, basta, ang nakikita ko at ang gusto kong iparating sa inyo is kailangan nyo mag-improve dito sa industry na pinili po ninyo. Tignan natin pagdating naman sa iyong love life. Mayroon tayo ditong 4 of Cups. Ayan, yung iba nga sa inyo, parang ito yung pinag-aawayan nyo ng person mo. Gusto nyo na nga pong lumipat, Virgo. Kayo ito, energy nyo po yan. Parang, ewan ko, yung iba naman sa inyo, nabobored kayo sa relationship ninyo or feeling nyo, wala bang plano tong person ko, napakasalan ako? Wala bang plano yung person ko na ganito, ganyan? Okay, ganito na lang ba kami, dito na lang ba kami, hanggang dito na lang ba yung relationship namin? Yun yung iniisip ng iba sa inyo. So, tignan natin ano naman yung mensahe pa para sa'yo, Virgo. Secret admirer. Nako, ayun nga, meron nga nagkakagusto sa'yo dito. Kaya lang hindi mo siya kayang bigyan ng atensyon kasi po yung iba sa inyo is committed pa kayo. Secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. New beginnings. And it is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. Okay, so pag nilay-nilayan nyo po kung ano yung nararamdaman ninyo, Virgo, at kayo din yung makakasagot niyan. Pwede kasi yung person mo, Virgo, ay hindi pa siya ready sa responsibilities. Okay, hindi pa siya financially ready. Kaya ayaw din niya na, you know, ayaw niyang mandamay ng ibang tao dito sa kung meron man siyang pighati, meron man siyang kahirapan na nararanasan ngayon, ayaw niya yung iparana sa family niya. So maybe, kaya ayan, feeling mo walang ganap sa relationship ninyo, walang pag-usad, kasi iniisip yun ang person mo. Kailangan nyo lang dito is pag-usapan yan. Masama ba na ikaw yung mag-offer sa person mo or yung mag-open up ka sa person mo about this, kunwari, gusto nyo nang magpakasal? Feeling ko naman na, hindi. Depende na lang siguro yan sa inyo.
Pero kasi, 'di ba, kung mahal niyo naman yung isa't isa, why not pag-usapan niyo 'yun? So, heart to heart talk po yung kailangan niyo dito. So, 'yan lang po yung mensahe sa iyo. Maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye, Virgo. Hi Capricorn, ito po yung mensahe sa'yo for today. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin yung mensahe sa'yo. Spirit guide, ano po yung mensahe natin? Kay Capricorn. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Meron tayo ditong psychic abilities. Ayan. So, pwedeng ang taas po ng inyong intuition, Capricorn. Meron kayong mga nasesense na hindi nasesense ng ibang tao. Tignan natin. Ano yung mensahe sa'yo? Pwede pong open yung inyong third eye ngayon. So, ingat kayo sa mga pwede nyong mga bitawan na salita. Ayan, lalo na kung emotional po kayo kasi baka magkatotoo siya. Yung iba din naman, hindi naman sila pagseryoso. Kunwari yung ibang tao naman, hindi naman seryoso yung sinasabi nila. Kunwari nagjo-joke sila, tsaka naman nagkakatotoo yung mga sinasabi nila. Kaya parang, ay, alam mo yun, sinasabi nga, diba? Be careful what you wish for, yan na lang. So, ingat kayo sa mga i-wish ninyo, ingat kayo sa mga sasabihin po ninyo. Tingnan natin. Ace of Cups, pagdating sa career. Meron tayo ditong The Magician, okay? So, ay manifest ninyo, good career. Ayan, yung iba sa inyo may pag-travel kayo dito. Maaring pinagpaplanuhan nyo po is mag-apply sa ibang, hindi lang sa ibang bansa, kundi sa ibang company. Ayan, so gamitin nyo po, use your power, use your intuition to attract that positive energy. Ayan o, ang ganda po, ang dami nyong alam, Capricorn, ang dami nyong skills, ang dami nyong natutunan from your previous jobs. Madami na po kayong mga, ano ba to, mga job experiences, work experiences. So, magagamit nyo po yan sa susunod ninyong career. Kung kayo man po ay nagbabalak na mag-resign dito sa inyong trabaho at mag-pursue pa ng mas mataas na career or mas magandang career. Tingnan po natin, finances. Meron tayo ditong Two of Pentacles. Nahirapan po kayong mag-budget ngayon. The Hermit, gusto nyo na lang muna is mapag-isa. Ayan, pero walang susuko para sa pangarap, Capricorn. Ayan, at hindi nyo rin naman po susukuan yung inyong pangarap. Pwede lang siguro or siguro gusto nyong magmuni-muni ngayong araw. So, sige po, magmuni-muni po kayo. Damhin nyo kung ano man tong bigat na nararamdaman ninyo. Ano man tong stress. Ano man po itong mga plans ninyo na hindi nyo matuloy-tuloy. At bakit, tanongin nyo yung sarili nyo, bakit nyo nga ba hindi matuloy-tuloy yung mga balak nyo na ito. Okay, so tignan po natin ano pa yung mensahe sa'yo. So, 2-2 your lucky number. Tignan po natin pagdating sa career. Meron tayo ditong 4 of Pentacles. Ay, hindi to career, business po ito. Okay, 7 of Cups. Okay, nahihirapan kayong sumugal dito pagdating sa inyong business. Pwede po may nag-o-offer sa inyo. Tapos, sinasabi good offer to, marami na pong nakasubok ng products namin. So, magaling sa sales talk itong kumakausap sa'yo ngayon or kakausap sa'yo ngayon, Capricorn. So, mag-ingat ka lang kasi hindi mo alam kung sino ba dyan yung totoo. Ayan, sino ba dyan yung legit? Baka kasi mamaya bigla ka na lang mapa-oo. Hindi ba? So, ayan, tama. Ingatan mo po yung kinikita mo, ingatan mo yung pera mo dito pagdating sa iyong yung puhunan, yung sales mo po ngayong araw kasi baka mamaya mabudol pa kayo dito, mamaya may nag-o-offer dito. Oh. So huwag kayong masyadong maghangad ng todo-todo pagdating dito sa inyong career, lalo na kung parang easy money to kasi parang ganito lang, may i-offer sa inyo, tapos may prefo kayong ganito, ilang items, limang items, magkano yung limang items, kunwari yung limang items, 1,000, tingin mo ba i-free nila yun? So, maging wais po kayo dito pagdating sa inyong business. Yung iba naman po, maaring may inquiries kayong matatanggap ngayong araw, so pwedeng mag-deposit na yung taong to, okay, tapos biglang umatras. Biglang umatras yung taong to. Parang may aatras kasi sa deal ninyo. So, parang gawin mo non-refundable kung nakapag-deposit na siya. Non-refundable but deducted sa total price. Yun yung gawin mo kasi naabala ka na niya. Okay? Pwedeng modus niya na talaga yan. So, mag-ingat po kayo, maging wise kayo. Madaming mga ganyang scam, madaming mga ganyang budol ngayong panahon. Okay, so parang, di ba, nagtanong-tanong siya sa'yo, nag-inquire siya,
So, nag-down payment siya, tapos bigla niyang ika-cancel. So, yung down payment na yon is non-refundable. Yun yung gawin mo, yun yung isulat mo dun sa, ano mo, para hindi ka, parang hindi ka nagsayang ng oras, hindi ba? So, siya yung lugi, hindi ikaw. Tignan po natin ano pa yung mensahe sa'yo pagdating sa love life. Love life po ni Capricorn, Spirit Guide, kamusta naman po ngayong araw? Mayroon tayo ditong 9 of Cups. Aba, ang saya-saya ni Capricorn pagdating sa love life. So, pwedeng isurprise ka or susurprise ka pala ng person mo ngayong araw. So, meron tayo ditong give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. Ayan, masaya po kayo oh. Feeling valued talaga kayo dito sa relationship ninyo. Ramdam na ramdam mo yung pagmamahal sa yun ng person mo. Ramdam mo yung kasiyahan ngayon. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Ayan, kahit alam mo yun, may paparating yata sa inyo na new person, no? A new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately. Alam niyo, kahit hindi mo hinihiling, ibibigay ito sa inyo. Sabi ko nga po, napaka-powerful po ng inyong mga sasabihin ngayon, Capricorn, napaka-powerful ng inyong isipan. Kaya pag-isipan niyo pong mabuti kung ano yung mga sasabihin ninyo at kung ano yung lalamanin ng inyong isipan ngayon. Kasi pwede siyang maging reality. So, yan lang po yung mensahe sa'yo for today. Maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come.